In this video, ipapakita ko sa inyo yung different ways ng pag-operate and pag-swing out ng rescue boat vehicle natin. So, meron siya tatlong paraan, through remote control, by manual, or gagamit tayo ng lever, or yung ating cubicle plug. So, ipapakita ko sa inyo. Operation natin using remote control. Ito yung remote. So, meron siya ditong press for up, left, and right. So, try natin. Swing tayo using our remote control. Okay. Swing out. Swing in. Okay. Para mag-lower yung rescue boat, ito naman ang lever na kailangan i-taas. Para bumaba yung pinaka ng rescue boat. Then, makikita natin from this wire hanggang doon connecting sa which is ito. Pag inila natin siya, ay konektado siya doon sa lever doon sa likod. Aangat din siya. Okay, kita? So, next naman natin ang operation is through accumulator bladder. Ito. Yung pinaka-power naman nito ang gagamitin natin. Walang power na nakapon. Lahat ng swinging movement ng David natin ay magagaling dito sa bladder accumulator. Dito, ang lagi lang naka-on yung ating switch number 1. Then, yung susunod na lever. This one ay always off. Always off. And then, this one, ito ang i-switch on natin. Kapag ganito nakabalagbag, ay naka-off yan. Kapag nag-align na siya dito, ayan ang naka-on. So, i-on natin siya. Okay. Then, i-operate na natin yung ating swinging out using this one. So, kailangan lang natin i-switch to from port to starboard. Okay, then ihilahin lang natin yung lever na to. Sige, hila. Ayan, and as you can see, nag-move na yung ating David. Hop, para. Sige, babalik ulit natin. Okay. Okay. Then, pull ulit. Hop. At yung si pinaka-switch niya, or pinaka-lever na yon, ay meron din dito. Connected din siya. Which is ito. So, itong lever na to ay connected siya dun. Makikita mo sa lever na magtataas sa ating accumulator na switch. Kaya using accumulator ay mag-move yung ating David or mag-swing out. Sa ganito. Okay. Hop, para. Manual operation naman using our pump. Ipapara na natin yung ginamit nating bladder accumulator kanina. And okay, ito naman ay i-off din natin. Okay. Ito para mag-switch to starboard. Okay. Okay, nakikita niyo yung movement, 'di ba? So, dahil ginamit natin kanina yung ating bladder accumulator, ay mauubos yung pinaka-pressure or laman niya sa loob. At makikita natin yan dito sa gauge or indicator niya. So, dapat ang i-maintain natin ay nasa 20 palagi. Ay, hindi ito nababa sa 20, dapat ito lagi i-maintain. So, para i-charge natin siya, kailangan lang natin i-switch on muna to. To lever na to. Okay, para papasok dyan yung charge. At kailangan lang natin i-press dito sa pinaka-charge pressure niya. Pag habang pinipress natin, makikita nyo, nagdadagdag siya. Okay, at i-maintain lang natin yung 20. Para full, at ready for next use yung ating accumulator. Okay. So,
about David, ay meron ding limit switch. Ito yung isang limit switch natin. Kapag nag-contact itong bakal nito or yung pinaka-wire natin doon, automatic papara yung pinaka-motor o yung pinaka-power ng ating David. Ito yung pangalawa. Kapag ito ay nag-contact dito sa pinaka-metal na limit, ay papara rin yung power ng ating rescue boat David. Kapag ito, nag-contact dito. At yung isa, ito. Ito yung limit switch. Kapag inangat natin to, may button sa ilalim nito na papara sa may button siya dito. Natin kapag on load o nakakabit yung ating rescue boat sa David, ito yan, di ba? Tataas na natin yung lever na to kapag ang magkocontrol ay nandito sa taas. At kapag ka nandun naman ang magkocontrol sa rescue boat, yung lever na bababa, yan ang hihilahin nila dahil connected yan dito. Okay, so tapos kapag mano naman nating bibirahin ang rescue boat through remote ay meron siyang up. Kapag bibirahin natin siya, merong up. Pero kapag manually natin siya bibirahin, meron tayong manikita. Please do like and subscribe for more.